In doing this occult practice, we allow the devil and his demons to penetrate our life or our existence. Ang ginagawa po ng mga angel or guardian angel, they send the message from God kung ano ba yung dapat nating tamang gawin sa buhay. The prayer to Saint Michael the Archangel is a powerful prayer to protect us from the clutches of the evil one. When we are in the state of grace, we are being feared by Satan himself and his demons. Satan and his demons feared Saint Bartholomew because of his truthfulness, because of his honesty, dahil siya ay namumuhay sa katotohanan. Our calling is to become holy and righteous in the eyes of God, to be in the state of grace and to live always in the state of grace. Sa buhay ni Saint Therese, makikita natin na isang naging sandata niya para hindi siya matukso, para hindi siya matrap sa kapangyarihan ng kadiliman, ay ang kanyang innocence. Ang kanyang effort na to be always in the state of grace. Makapagyarihan din si Padre Pio bilang isang pintakasi sa Ministry of Exorcism and Spiritual Liberation. Natalo niya ang demonyo at kanyang mga kampon sa kanyang pananampalataya, sa kanyang pagtitiwala sa Diyos, at sa kanyang banal na buhay. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prayer to the Blessed Virgin Mary. Most Holy Immaculate Virgin and my Mother Mary, who are the Mother of my Lord, the Queen of the world, and the Advocate, Hope, and Refuge of sinners, I, a miserable creature on earth, turn to you today. I venerate you, O Great Queen, and thank you for all the graces which you have given me until now, above all for having saved me from being lost. I love you, most lovable lady, and for the love I have for you, I promise to want to serve you always and to do all I can so that you may be loved by others too. I place all my hope and health in the hands of Jesus and now wish to place them in your hands too. Accept me as your servant and take me under your mantle, O Mother of Mercy, and as your intercession is so powerful before God, I ask you to deliver me from all temptations, or at least give me the strength to overcome them until my death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kumusta po kayo mga kapatid? Dito po muling inyong kaibigang exorcist, si Father RICARTHY MACALINO, isa sa mga exorcist ng Archdiocese of San Fernando, Office of Exorcism. Welcome po sa ating panibagong episode ng ating usapan patungkol sa paglilingkod ng inang simbahan, lalong-lalo na sa ministeryo ng pagpapalayas ng demonyo at pagpapalaya sa mga taong nasa kanilang kapangyarihan. Noong nakaraang pong February 3, ating pong pinagdiwang ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo or the presentation of the Lord in the temple. At kaakibat po nito, ito rin yung ating pinagdiriwang sa ating inang simbahan, ang Our Lady of Candles or La Señora de Candelaria. Ito rin po ang ating paggunita sa isang tagpo sa buhay ni Maria na rin ay dumaan sa rite of purification dahil ito'y isang ginagawa ng mga unang magiging mother or ina para sila ay maging ma-declare na sila'y mga official na nanay na.
Ibig sabihin, si Maria ay na-proklama bilang isang nanay at siyang nanay ni Jesus. At sa tradisyon din po ng mga Hudyo, kahit na sa ating inang simbahan, itinuturo natin na the Blessed Mother was immaculately conceived, si Maria din ay dumaan sa purificatory rites. Dahil alam natin sa mga Hudyo, pag isang babae ay nanganak at nabahira ng dugo, kailangan silang dumaan sa rite of purification. Kaya nga sa Eastern Church, tinatawag din ito as the Feast of the Purification of the Blessed Virgin Mary. Dahil po isa sa mga tanyag na simbolo ng Our Lady of Candles or Nuestra Señora de Candelaria or yung kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo or presentation of the Lord ay yung pagbibindisyon ng kandila. Kaya naman, ikokonekta po natin ito sa ating paglilingkod in the Ministry of Exorcism and Spiritual Liberation. Kaya po, sinatawag natin that the ministry is indeed a light in the midst of darkness. So meron tayo pong mga iba't ibang reference na kung saan titignan natin ano bang kaugnayan ng liwanag sa buhay natin bilang mga Katolikong Kristiyanong bininyagan at sa buhay pananampalataya at liturhiya ng ating inang simbahan. So ayaw nyo pong i-flash ko po ang aking pong PowerPoint para po mas lalo nating makita at maintindihan kung ano ba ang koneksyon ng ating pananampalataya sa kandila at sa Ministry of Exorcism and Spiritual Liberation. Unang muna po, gusto ko pong ibahagi yung isang tagpo sa aking buhay bilang isang bagong pare nung nandun po ako sa katedral as the Vice Rector and yung rector po nun ay si Monsignor Jean Reyes. Isa po sa mga isinasuggest namin nun sa mga bibinyagan ay yung kandila ng bibinyagan ay malaki yung kandila niya. So medyo larger version sa mga maliliit na nakikita natin usually simbahan pag merong pagbibinyag. So kaya naman po, ano ba yung sense doon? Tinanong ko po si Apong Jean at ano din po ba ang dapat na gawin sa simbolong yon na kandila? Parang ito po yung symbolism noon. Nung tayo bininyagan, tinanggap natin ang liwanag ni Kristo. Ibig sabihin, hindi na tayo mamumuhay sa kadiliman, sa kasamaan, kundi tayo tinatawag upang mamuhay sa kaliwanagan, upang tayo maging tagasunod ni Kristo ang liwanag ng sanlibutan. Kaya po ang aming inahabilin noon sa mga nanay at tatay at mga ninong at ninang ng bagong batang bininyagan, kung pwede, i-keep po yung kandilang yun. Na kung pwede po, pag kukumpilan yung bata, yun din po yung kandila na dadalin, the same candle. At kung siya man ay ikakasal sa simbahan, di ba meron din pong kandila na sinisindahan yung lalaki at babae, yun din yung kandila na dadalin niya. At kung siya man ay magiging pari, katulad ko po, during the procession, yun din yung daladalang kandila niya. Yung pong kandila ay simbolismo ng ating pagtanggap kay Kristo bilang liwanag ng sanlibutan. At ang kandilang yun na ating tinanggap nung tayo bininyagan ay kandila na pagpapakita na ating pagsunod kay Jesus, pagsunod sa Diyos, at pag-iwan sa kadiliman na tinuturo ng kalaban ng Diyos. So, Ministry of Exorcism, a light in the midst of darkness. Sa Ebanghelyo po ni San Juan, makikita natin, there are two forces na laging naglalaban. Ito yung mga children of light and the children of darkness. Sino yung mga children of light? Obvious naman. Ito yung mga sumusunod kay Jesus. Ito yung mga sumusunod sa Diyos. Dahil sa Ebanghelyo ni San Juan, ang liwanag ay sumisimbolo sa presensya ng Diyos, sa kabanalan, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa kabaliktaran po, ang kadiliman ay sumisimbolo sa kalaban ng Diyos si Satanas, sa kasamaan, sa kasalanan, paggawa ng masama
sa ating kapwa-tao. Kaya naman po sa Ebanghelyo ni San Juan, makikita natin, iyon yung mga naglalaban, yung mga anak ng liwanag na tagasunod ni Kristo bilang liwanag ng sanlibutan at yung mga anak ng kadiliman na tagasunod ng kalaban ni Kristo, Satanas at kanyang mga demonyo. Titignan po natin sa banal na kasulatan kung ano po ba ang sinasabi ng New Testament patungkol sa liwanag. In John chapter 8 verse 12, makikita po natin na sinabi ni Jesus at sinulat ni San Juan, Jesus spoke to them again saying, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness but will have the light of life. So i-take note po natin yung nakabold na phrase, I am the light of the world. Jesus is indeed the light. At kung sino man ang sumusunod sa kanya, ay hindi na maglalakad sa katiliman, kundi sila'y magkakamit ng liwanag ng buhay. So ibig sabihin, tayong mga tagasunod ni Kristo ay mga tagasunod ng liwanag. Sino ba ang liwanag? Si Kristo mismo. Jesus is the light of the world. Yung mga followers niya, tinatawag as the followers of the light, children of light. Mga taong sumusunod kay Kristo bilang liwanag ng sanlibutan, bilang liwanag ng kanilang buhay. Sa Luke chapter 2 verse 29 to 32, makikita din po natin ito. Ito po actually yung prayer ni Simeon na ebanghelyo na binasa nung pong kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo or the presentation of Jesus in the temple. Sabi ng panalangin ni Simeon, Now, Master, you may let your servant go in peace according to your word. For my eyes have seen your salvation, which you prepared in sight of all the peoples, light for revelation to the Gentiles, and glory for your people, Israel. So, light for revelation to the Gentiles, and glory for your people, Israel. So, ibig sabihin po, si Jesus, ang liwanag na nagpakita or siyang liwanag na magliliwanag sa mga hentil. Ang kanyang buhay ay pagpapakita ng liwanag upang lahat ng nasa kaniliman ay makita ang liwanag ng Diyos mismo. Sa ating pong rite of baptism, meron din po tayong prayer of exorcism, yung tinatawag po natin ngayon sa Liturgy of Vatican II, yung minor exorcism or simple exorcism. Ito po yung mga binabanggit sa panalangin. Almighty and ever-living God, you sent your only Son into the world to cast out the power of Satan, spirit of evil, to rescue man from the kingdom of darkness and bring him into the splendor of your kingdom of light. We pray for this child. Set him or her free from original sin. Make him or her a temple of your glory. And send your Holy Spirit to dwell with him or her. We ask this through Christ our Lord. So tignan niyo po yung praise na naka-bold po. To rescue man from the kingdom of darkness and to bring him into the splendor of your kingdom of light. So isabihin po, meron ding connection sa liwanag, na kung saan ang liwanag ay ang kaharian ng Diyos, ang Diyos mismo or si Kristo bilang liwanag ng sanlibutan. Yun po yung dinadasal natin sa Sacrament of Baptism. Ito po yung tinatawag natin na minor or simple exorcism. Tapos meron din pong part ng rite of baptism na kung saan sisindihan po yung kandila. Yung lighted candle, lighting of candle. Sa rubrics po niya, sinasabi niya, the celebrant or the priest or the minister of baptism takes the Easter candle and say, receive the light of Christ. Someone from the family, such as the father or godfather, lights the child's candle from the Easter candle. Di ba alam naman po natin, yung Paschal candle or Easter candle, it is Christ himself. Sa kanya nang gagaling yung liwanag.
And then sasabihin ng Minister of Baptism, parents and godparents, this light is entrusted to you to be kept burning brightly. This child of yours has been enlightened by Christ. He or she is to walk always as a child of light. May he or she keep the flame of faith alive in his or her heart. When the Lord comes, may she go out to meet him with all the saints. So titingnan po natin, yan yung mga salita po na nandun sa giving of the lighted candle sa rite of baptism. So meron pa rin siyang connection. Liwanag, kabanalan, presensya ng Diyos, ang liwanag ni Kristo bilang liwanag ng sanlibutan. And then ito po yung prayer of blessing of candle na ginamit po natin sa kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo. Isa pong unique feature ng Feast of the Presentation of the Lord, ang replacement po sa penitential rite ay yung blessing of candles. At saka po yung pagpupresisyon ng mga tao papasok sa simbahan. Ginagawa po yan every Feast of the Presentation of the Lord. Ito po yung rite, yung prayer of blessing of candles during the Feast of the Presentation of the Lord. O God, source and origin of all light, who on this day showed to the just man Simeon the light for revelation to the Gentiles, we humbly ask that in answer to your people's prayer, you may be pleased to sanctify with your blessing these candles which we are eager to carry in praise of your name, so that treading the path of virtue, we may reach that light which never fails through Christ our Lord. So makita po natin dito, source and origin of all light, who on this day showed to the just man Simeon the light for revelation to the Gentiles. At saka po yung panghuli, may we reach that light which never fails. What is that light which never fails? It is life with God in heaven. Na bilang mga Katolikong Kristiyano, yung po yung ating final destination. Tapos po, meron din po tayong exorcism and blessing of candles. Ito po lagi namin ginagamit bilang mga exorcist in exercising the ministry of exorcism and spiritual liberation. Ito po yung panalangin. Our help is in the name of the Lord to meet heaven and earth. The Lord be with you. May he also be with you. O candles, I exorcise you in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, our Lord, and in the name of the Holy Spirit, may God uproot and cast out from these objects all power of the devil, all attacks of the unclean spirit, and all deceptions of Satan, so that they may bring health of mind and body to all who will use them. We ask this to the power of our Lord Jesus Christ, who is coming to judge both the living and the dead, and the word by fire. And then po, tsaka magdadasal. Let us pray. Lord Jesus Christ, Son of the living God, light of everlasting light, you have given us candles to dispel the darkness. We humbly implore you now to bless these candles at our lowly request. Hallow them with the light of your grace, by the power of the Holy Cross, endow with them with heavenly blessing. May the blessing they receive be so powerful that wherever they are placed or lighted, the princes of darkness shall flee in fear, along with all their legions, and never more dare to disturb those who serve you, the Almighty God. Then the entire building in which these candles are kept, be free from the power of the adversary, and be defended from the snares of the enemy. Grant, we pray, that those who will use these candles be protected from every assault of the evil spirit and be safeguarded from all dangers through Christ our Lord. So makita po natin dito na very powerful ang sacramental na exorcise and bless candle. Makita po natin sa panalangin, Son of the living God, light of everlasting light, you have given us candles to dispel the darkness. We humbly implore you to bless
Scandals at our lowly request, hallow them by the light of your grace, by the power of the Holy Cross, endow with them with heavenly blessing. May the blessing they receive be so powerful. So sabihin po sa exorcism and blessing of candles, directly pinapakita kung ano ba yung kapangyarihan ng sacramental na yon, na ating ginagamit ilang hindi bilang sa kanting-anting, kundi out of our faith in the Lord. Ito po sa mga sitas na to na ating tinignan sa banal na kasulatan, sa rite of baptism, yung prayer of blessing of candles in the celebration of the presentation of the Lord, and yung ating pong prayer of exorcising and blessing candle. Ito po yung mga direct citation or reference na kung saan pinapakita nga that the ministry of exorcism is a light in the midst of darkness. Let us not forget that the sole and supreme exorcist is Jesus himself. We exorcist priests are just instruments of the liberating power of Jesus to those people who are afflicted by the demon or by evil spirits. Naway tayong lahat po ng mga bininyagang Katoliko ay maging mga anak ng liwanag ng Diyos, upang tunay nga na magliwanag si Kristo sa gitna ng kadiliman. The ministry of exorcism is indeed a light in the midst of darkness. Makita-kita po tayo muli sa susunod na episode ng ating usapang exorcism at spiritual liberation. Tayo po'y magtatapos sa cleansing prayer. Cleansing prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, by the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power of the precious blood of your Son come upon us right now. Purify us and wash us clean with the blood of Jesus from the top of our head down to the very soles of our feet. Let His blood penetrate the very marrow of our bones to cleanse us from any entanglement from whatever spirit we have come into contact with during the course of our intercession. Anoint us with the gifts of the Holy Spirit and repress our body, soul, and spirit. And may the sign of your Holy Cross drive away all evil spirits from us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us praise the Lord and give Him thanks.